Frenny! Welcome sa aking YouTube channel. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mapabilis ang pag-export sa KineMaster. Para sa mga laptop or PC user dyan, para sa inyo. Just keep on watching! Dyan muna natin ang BlueStacks. Bago sa KineMaster, unahin muna natin ang BlueStacks para mapabilis ang KineMaster. Una, buksan mo na ang BlueStacks. Click muna natin yung BlueStacks. Ayan. So, ayan. Punta tayo dito sa my question mark head center. Help and support pala. Pagkatapos dito yung release notes or speed up tips on BlueStacks. Paano mapapabilis? Click natin to. So, ito mga paraan kung paano siya mapapabilis. Kailangan natin i-on yung virtualization. So, ayan. Makikita naman kung paano siya gawin. Basahin nyo lang yan. Tapos, sundin nyo. Kapag hindi siya pwede, meron tayong alternative solution. Kasi ako lahat ng... Yan, binasa ko lahat. At ginawa. Pero hindi siya tugma sa laptop ko. So, dito tayo sa kabila. I-back natin. Tama lang. May na yung connection sa internet eh. Pasensya na. Ito, yung how can I enable virtualization on my PC. So, ayan. Basahin lang natin sa... Tapos na tayo sa speed up dito sa how can I enable virtualization on my PC. Click natin to. So, ayan. Meron siyang meron sa Intel processor. Kung ayaw naman, meron din sa baba. Ayan. Madami siyang alternative solution. Meron para sa Asus. Meron din yan sa ibang ano, pagbuksan sa browser. Meron siyang iba't ibang na-open mo na yung na-enable na yung virtualization. Punta na tayo sa main event. Yung KineMaster. Dito tayo sa my games. Click natin itong my games. Tapos ng my games, hanapin yung KineMaster. So, ayan. Mabilis na yan. Pero yung mabagal lang sa akin yung internet. Pero mabilis na rin yan. Pag na-open na natin yung KineMaster, dito tayo sa may bandang settings. Wait, naglo-loading pa siya. Mabagal kasi yung internet ko kasi dahil tanghali madaming nakakonect. Ang daming gumagamit.
mga tatlong browser yung naka-open. Kaya mabagal. Mabagal yung pag-loading ng aking laptop. Pero kung hindi dahil sa tatlong browser na yun, mabilis siya. So, eto na. Eto, nakikita niyo yung settings sa may bandang baba sa left. Open natin yung settings. Tapos, edit lang natin yung mga yun. Pag na-edit na natin yan, yan, default duration of a photo clip. Kailangan 3.5. Ganon din daw sa default duration of layer, 3.5. Tapos sa pinakababa, yung advanced and experimental settings. Click na to. Continue anyway, click nyo yun. Tapos dito tayo sa allow export frame rates higher than 30fps. Click nyo rin yan, i-on nyo. Ganon din yung unlimited video layer mode. I-on nyo na rin yan. Na-on ko na kasi yan eh. Kaya, dinedemonstrate ko na lang. Tapos, click nyo yung back. Yan. So, tapos na tayo sa labas. Dito sa loob naman ng video. Open natin. So, ayan. Click din natin yung settings sa mabandang left side. So, wait. Wala. So, wait lang ng kaunti. So, ayan na. Tcharam! So, ito sa left side. Click nito yung settings na to. So, ayan. Click nyo. Then, punta kayo sa editing. Click nyo yung editing. Ilagay sa 3.5. Sa akin master bridge sa laptop or cellphone. Kahit saan. Yung blue stack lang sa laptop at cellphone. So, ayan. Na-export ko na nga. So, ayan mga preni. Ganon siya kakomplikado ang gawin. Pero mapapadali naman ang pag-export nyo sa inyong mga project tulad ng mga video na in-edit nyo sa KineMaster. Thank you for watching. Bye!